Kids Cal na. Si Kids Cal na naman po ito at magpapatuloy sa pag-aaral natin ng Bitling. Okay. So, natapos na po yung introduction, kaya ngayon ay mag-start na tayong gumawa ng project. Okay. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung una natin project, simple lang. Para lang makondisyon tayo sa paggawa ng mga project. Parang start up lang ng ating paggawa. Okay? So, again, welcome po sa ating pag-aaral. At as we go along, magbibigay pa rin po ako ng konting mga tips. No? Mga tips. So, sisimula na po tayo, no? Okay, ito yung una nating project. Ito yung una nating project. So, mamarkahan po natin. Markahan natin ang lapis. Ayan guys, in-adjust ko lang yung aking camera para mas lalong yung makita. So, ito po yung minarkahan natin. Yung una nating gagawing project is yung mask. Para maano natin yung so, may line na po tayo. So, yan yung susundan natin. No? So, para sa ating mask. So, ito yung kalalagasan. Yan po yung okay? So, umpisa na po natin. So, ang una kong ang gagamitin kong knife is yung ito. Sabi ko nga sa inyo, ito yung first choice ko na knife. After having so many knives, ito po yung finally ito po yung napili ko na knife. Decided ako na ito na yung gagamitin ko. Okay, so ang aim ko dito is kakayasin ko yung kahoy na maging ang itsura niya maging ganito. So for the meantime, ipopost ko lang po yung camera. No? Okay guys, ilagyan ko ng tuldok dun sa ibabaw para yun yung pinaka center point. Lahat ng cut dun mag-meet. Okay? Para maging cone siya. Itsura niya maging cone. So guys, ito nakita niyo na nag-meet na sila dun sa center, no? Parang para ka nagtasa ng lapis. So, ito na po yung ating top part ng ating mushroom. Okay? So, next po yung lower part ng mushroom. Okay? Dito natin susunod. So, guys, huwag niyong kalimutan yung gloves, ha? Okay? Huwag kalimutan yung gloves para hindi kayo masugatan.
At least dun sa isang kamay lang, dun sa left hand lang. Kasi baka madaplisan kayo nung knife nyo, siguradong masusugatan kayo. Let's always think of safety. So ito na po, minamarkahan ko na po yung lower part ng mushroom. Kasi dyan tayo kukuha ng, dyan tayo magkakat. Umpisahan ko lang ng konting cut, no? Sikita niyo po. So again, i-close to po ulit yung camera. Pakita ko sa inyo yung next progress. Ayan, so guys, makikita natin na ang ginagamit natin ngayong cut is yung stop cut. Stop cut po. I-slice nyo siya tapos i-stop nyo siya dito sa ano na, sa part mo. So basically ang ginagawa natin stop cut, no? Kakat mo ng pagganito, slice mo siya ng pagganito tapos i-kakat mo siya dito. So basically it's a stop cut. Pa lang po ulit yung okay guys, sa next yung ilalim naman, no? Yung buhit yung sa ilalim, yun naman yung gagawin natin. Stop cut din po yung ating gagawin dyan, no? Okay. So sisimulan ko lang dito. Same thing din po doon sa kanina. Pareho lang din. Okay guys, so ito na po yung kinalabasan. Okay, hindi ko na siya pinutol. Ginawa ko na lang parang pedestal. Okay? But as dito, talagang wala siyang pedestal po. Kung sa ginawa ko, lagyan ko siya ng pedestal. Hindi ko na pinutol. Okay guys? Okay guys, so ang huli kong gagawin is lalagyan ko siya ng mga itong mga ukit na to. Ayun na po yung huling gagawin ko, tapos tapos na. Okay? Okay guys, so ito na yung ano, yung effect, no? Nalagyan ko na dun sa ano yung stall, sa stock na ano. So itutuloy ko lang po yung ibang part pa, no? Tapos na po tayo.
tapos na po yung ating project. Yung ating project room. At ngayon ay nagpapaalam si Kickscan sa susunod na project. Kaya kung yung gusto niyo aking video, please like, share, comment, subscribe. And don't forget to press the notification bell para updated po kayo sa aking mga vlogs. Okay, again, ito po si Kickscan. Nagpapaalam po muli. Salamat po sa inyong panonood. Okay, bye! God bless you!